Po mga katekram, sa Diyos po ang lahat ng papuri kay nandito po tayo ngayon. At sana po ay may matutunan po tayo sa ating Bible verse devotion ngayon po. At ito po ay mababasa po natin sa Efeso 4:32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Magpatawad, isa po sa pinakamahirap gawin. Dahil po ang sakit na nararamdaman natin ay personal pong sa atin. Kaya naman, mas gusto po natin gumanti para maramdaman din po nila ang sakit na nararamdaman natin. Ngunit ang nais po ng ating Diyos ay magpatawad po tayo. Dahil ang Diyos po ang unang nagpapatawad po sa atin. Kaya naman, dapat lang po tayo magpatawad ng ating kapwa. Mas marami po ang kasalanan natin. Ngunit ang Diyos po ay nagpapatawad. Kaya siya po ang modelo natin kung bakit po tayo magpapatawad bagamat mahirap. Dahil may gantimpala ang Diyos sa taong buong puso nagpapatawad. Sige po, tayo po yung manalangin. Aming Amang sa langit, salamat po sa iyong kabutihan at kahabagan. Turuan niyo po kami magpatawad gaya po ng pagpapatawad niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng lakas na kababaan ng loob para po ito yung aming magawa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po mga katekram sa pakikinig po ng ating Bible Verse Daily Devotion. At hanggang sa muli po mga katekram, God bless po. Isang pinagpalang araw po mga katekram. Ako nga po pala si Stephen at atin pong ipagpatuloy ang ating Daily Bible Verse Devotion. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33 na bad company corrupts good character. Sa Tagalog naman po nito ay ang masamang kasama'y nakakasira ng mabuting ugali. Ito po ay paalala sa atin ng Diyos na tayo po ay maging maingat sa kung kanino po tayo nakikisalamuha. Malaki po kasi ang nagiging impluensya nito sa atin, kaya naman pong piliin nating mabuti sa kung saan at kung kanino po tayo nakikisalamuha. Nais po kasi ng ating Diyos na tayo po ay lumakad dito sa lupa sa daang matuwid at hindi sa daang ikakapahamak natin. Maraming salamat sa pakikinig, Katekram. Sana po ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli po ulit. Paalam. Hi po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Mula sa Efeso 4:32 po ang morning devotion or daily devotion po na binasa ng ating Kuya Dave, no? At sana naintindihan po natin yon. At ang laban po noon, magmahalan at maawain po tayo. Magpatawad sa isa't isa. Yan po ang nakasaad sa Efeso 4:32. Punta po tayo sa pagmamahalan, no? Napaka-importanting pag-ugali po na dapat nating taglayin ito kasi without this, larawan ng pagkatao mo ay blurred at sa hindi matukoy kung sino ka at ano ka, no? At sa pagpapatawad po, opo, kagaya po ng sinabi ni Dave, mahirap magpatawad. Lalo na po kung napakabigat ang nagawa po niya, nila, o siya. Mahirap ibigay ang totoong pagpapatawad kung kasali ang ego natin sa naapakan. Sabi ko nga, ang sakit unti-unting nawawala, ang sugat naghihilom yan at nagpipilat. Pero ang pilat po ay mahirap mawala. Pero guys, kagaya po ng sinabi ko at ni Kuya Dave, kailangan po nating magpatawad dahil ito ay nararapat. Ang pagpapatawad nga ay pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Bakit tayo di rin natin gawin, di po ba? Magpatawad tayo para makamove on at magsimula ng bagong umaga. Kailangan po nating maging isang magandang halimbawa sa mga next generation na darating, no? From the book of Corinthians 15:33, iyan naman po ang kay Kuya Stephen. Ang sabi, ang masamang kasama ay nakakasira sa mabuting pag-uugali. Tama po, ito nga ang kailangan po nating pilihin, ang ating mga makakasama o kaibiganin para di po tayo maimpluensyahan ng mga di magagandang pag-uugali po nila, no? Kasi ang magulong environment talaga is napakalaking influensya po, no, sa mga tao yan. At dahil nga po dyan, mag-iingat po tayo. At may kasabayan po tayo na it's better to be alone, sabi ko nga, than to have a bad companion. Kung ang mga kasama mo po ay mga marites, mahilig magkwento o gumawa ng kwento,
Guys, mas mabuting iwasan nyo na lang po sila para hindi po kayo magaya po sa kanila, no? Hindi mo mamamalayan, pati ikaw magiging maritis na rin po. So, ayan guys, sana makakapulot po tayo ng mga magagandang aral sa mga ibinahagi ng dalawang binata na ito sa atin. Thank you po sa pag-suporta sa ating channel and thank you sa pagmamahal sa ating Kuya Dave. Bye po guys and God bless sa ating lahat.